Hello and welcome ulit sa channel ko, XRM125. So, engine, block installation, and then yung timing chain. Tara, start tayo. So, first step, unahin muna natin yung ating piston. Sunod natin ngayon yung lock. Lalagay natin yan dun sa piston. Secondary lock yan, para hindi kumalas. So tayo, nagbalit tayo ng block dahil nag-overheat siya o natuyuan sa langis. Kaya pinalitan natin ng block to. So share ko lang to para may idea kayo para kung paano natin bubuin at kung paano makaiwas sa ganitong sakit. So sa nangyari kay sir, natuyuan ng langis. So kaya nagkaroon ng overheat o yung nagkaroon ng friction, nag-stack up yung kanyang piston dun sa cylinder block. Kaya pinalitan natin to. At ayan, sunod natin yung gasket. And then, syempre yung bagong block natin. Ginamit natin yung original parts ng Honda. Okay. And then, syempre, iwasan natin gumamit ng replacement, lalo na pagdating sa makina. So, para makaiwas tayo sa ganitong sira, make sure lang na every 1,000 to 1,500 km, magpapalit na tayo ng langis para maiwasan natin yung ganitong gastos o yung ganitong sira. Okay. So yan, pagkalagay natin ng piston, gasket, sunod natin yung block, ayan yung block na yan. Tapos itatap dead center natin siya. Ayan, itatap nyo muna siya dun sa pinakataas. So papokus natin. Kunin natin yan. Ayan, ganyan yung mga, yung top dead center, yung piston niya nandito sa pinaka-top nung block. O kaya TDC yung tawagin. Okay. So, sunod na natin ngayon yung ating chain guide. Ayan yung plastic niya yan, chain guide. Babataas yan. Okay, tornilyo muna natin yan. At kung hindi ka pa subscriber, click mo na yung subscribe button dyan. And then yung bell button para naman notify ka rin sa mga video. And then, sunod na natin ngayon yung timing chain. Ayan. At tapos, lagay na natin yan. Okay. Sa likod niyan, meron yung spring, so tension niyan dun sa ating sigunyal para maiwasan niya yung movement o mabawasan niya yung movement para hindi siya kakalog-kalog. Yan, okay. So, sunod na natin ngayon yung cylinder head gasket. Yan, yung gasket na yan, kulay itim. Tapos sunod natin ngayon yung yan, cylinder head. Make sure na may mga guide siya. Dalawa, tagdadalawa yan. Dalawa sa block, dalawa din dito sa head. Okay. Tapos yan, timing chain susuot natin. Tapos tsaka niya ibaba. Okay, yan. Siyempre, tornilyo. Dun sa kilid at dun, apat naman dun sa ibabaw. Yan, huwag niyo kakalimutan yung washer. Apat na piraso din yan, tagi-tagi sa bawat bolt. Okay. So yan, ito na yung ano dyan, importante. Bago niyo ilagay yan, bago niyo ilagay yung cam gear, make sure na may clearance yung camshaft. And then dapat naka-TDC rin siya, di ba? So yan, pwede niyo siya ilagay. So mamaya ipo-focus ko kung saan yung timing mark niya.
So yun, shoot lang natin yung tornilyuhan, aming mark, and then lagay natin yung tornilyo. Okay, higpitan lang natin. Mamaya natin totally higpitan ng maayos dahil wala pa yung kanyang tensioner. Pag nailagay na yung tensioner yun, doon natin siya mahigpitan. So, pwede siyang tumalon pag wala pa yung tensioner. So, focus ko lang yung timing mark. Yung timing mark na yun, kung makikita nyo sa camger, may bilog. Ayan, no? Tapos yan, may gatla. Itatapat nyo yung dalawa na yan doon. Tapos ito namang kunya, meron naman siyang gatla din dito. Nakatapat din siya dyan. So, ibig sabihin yan, naka-timing siya o naka-top dead center yung dalawa. Yan ang kailangan dyan sa 4-stroke engine. Yan, tapat. Tapos doon tapat din yun. Yan yung piston naka-top. So, ready to under na yan pagka ganyan. Mamaya, pagka nabuhunan natin yan, under yan. Basta naka-timing kayo ng maayos. So, yan yung tensioner. So, para ma-tension niya, iwas lawlaw dun sa timing chain. Siya yung nagbibigay ng tension para hindi siya lumawlaw o hindi siya tumalon sa ngipin ng kanyang cam gear. Yan. May dalawang bolt siya. 8mm naman yan. Okay, higpitan natin. Tapos, ibababa niyo na siya. Yan. Kung makapansin niyo yung timing chain, hahatak o mag-fit na dun sa kanyang cam gear, yan, no? Makawala yung lawlaw. Yan, mag-fit na siya, no? Okay, ngayon lagay na natin ngayon yung ating tornilyo dyan, sunod na natin yung flywheel, and then yung ating starter gear o yung ating idler gear o damagin. So yan, no? So sunod na natin yan. Tatapat nyo lang siya dun sa may kunya. Ayan, tsaka nyo paluin pa ganyan. So, dito sa tutorial natin na to, dire-diretso tayo dito. Wala tayong paligoy-ligoy na pagtuturo. Pagkasaano, wala na intro-intro, diretso na. Okay? Kaya kung hindi ka pa subscriber, click mo na yung subscribe dyan para naman updated ka din sa mga video. And then yan, yung flywheel na yan, bago nyo higpitan yan, tatapat nyo lang siya doon sa may gatla. Tutukuran nyo lang. Ito, simpleng ano lang to, technique na o kaya diskarte. Share ko lang sa inyo. Okay, yan, sunod na natin yung ating starter. Yan, may washer din siya dyan sa likod. After nyan, gasket syempre. Para iwas tagas. Sunod na natin, tatakpan na natin yan finally. Yan. Takpan na natin yan. And then mga tornilyo na kailangan. So, tutornilyo na natin yan. Yung intake valve nyan, hindi ko na na-adjust dito dahil naka-timing naman siya ng maayos. So, ang intake nya, 0.4 yung sukat nya kung sa filler gauge. 0.4. Exhaust valve naman nya, 0.6. Yan, takpan natin. May bolt naman yan sa likod na 10mm naman yung sukat. Okay. Eh, na-mention ko na nga kanina, yung intake valve niya, hindi ko na in-adjust dahil naka-timing siya ng maayos. So, kung para malaman nyo kung ano yung timing niyan, ang timing niyan, 0.4 sa intake, exhaust naman 0.6.
And disclaimer lang, no, yung timing na yung mga boss, pang stock engine lang, okay? And salamat po.